Hello mga bata! Welcome sa ating online Sunday School. So bago tayo mag-worship kay Lord, una muna nating gagawin ay mag-pray tayo. So let's clap our hands. 1, 2, 3, go! Clap your hands together. Roll your hands together. Pound your hands together. Shake shake your hands together. Put your hands together. Let's pray. Lord, salamat po sa araw na ito. Panginoon, salamat po sa patuloy na paggabay niyo sa amin araw-araw. Panginoon, patawarin niyo po kami sa mga nagagawa naming kasalanan. Linisin niyo po ang aming mga puso. Panginoon, tulungan niyo po kami na maging mga mabubuting estudyante na handang makinig sa aming guro na magtuturo ng inyong salita. Salamat Panginoon sa aming buhay. Patuloy niyo kaming gabayan araw-araw. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. God answers prayer. God answers prayer. God answers prayer. He's so good to me. He cares for me. He cares for me. He cares for me. He's so good to me. I love Him so. I love Him so. I love Him so. He's so good to me. I'll praise His name. I'll praise His name. I'll praise His name. He's so good to me. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. Oh yeah. So good to me. Hi kids! Good morning! Welcome sa ating online Sunday School. Ako si Teacher Gab at ako ang magiging teacher nyo ngayon. So ngayon, meron tayong pag-uusapan na tao na grabe kung gamitin ni Lord. Isa siya sa mga nagpalaganap ng Kristyanismo sa iba't ibang tao. Sino kaya to? Malalaman natin yan maya-maya. Okay, ngayon ihanda natin ang ating puso at isipan sa pakikinig ng salita ng Diyos. Okay ba yun? Okay. Okay, si Pablo o si Paul ay isa sa pinakatanyag na tao na ginamit ng Diyos sa Bible para maipahayag ang magandang balita. Si Paul ang nagsulat sa karamihan ng aklat sa Bagong Tipan. Sa 27 na libro sa aklat sa Bagong Tipan,
13 doon ay sinulat ni Paul o ni Pablo. At sa ito ay lamang sa tulong at gabay ng Espiritu Santo. Si Paul ay naglakbay sa iba't ibang bayan at lupain upang ipahayag ang gospel o ang kapanganakan, pamumuhay, kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. Si Paul ay dumanas ng iba't ibang hirap. Siya ay maraming beses ring kinulong dahil lamang pinahayag niya ang salita ng Diyos. Kahit kahanga-hanga ang mga ginawa ni Paul para sa Diyos, may pagkakataon sa buhay niya kung saan makikita natin na siya ay isa rin sa mga pinakamakasalanang tao sa Bible. Pero siya pa rin ang ginamit ng Diyos. Bago katagpuin ng Diyos si Pedro, ang trabaho niya ay pumatay at parusahan ang mga sumasamba kay Jesucristo o naniniwala kay Jesus. Ang hirap paniwalaan, no? Kasi siya ang ginamit ng Diyos para mag-share ng gospel sa ibang mga tao. Pero yun ang katotohanan. Hinahanap niya ang mga sumasamba kay Jesus at dinadakip niya ito, binibilanggo at pinapatay. Sa story natin ngayon, makikita natin at malalaman natin kung paano kinatagpo ng Diyos si Paul o si Pablo. Ang story natin ngayon ay makikita natin sa Acts chapter 9 verse 1 to 19. Okay? Pero bago yan, meron tayong panibagong word up for today. At ang word up natin ngayon ay, ako ay kayang gamitin ng Diyos. Ulitin nga natin, sabayan niyo ako. Game 1, 2, 3, go! Ako ay kayang gamitin ng Diyos. So huwag niyo kakalimutan yung word up natin ngayon ha, at i-attack natin sa ating isip yan. Okay ba yan? Okay. So ngayon, pagpatuloy na natin ang ating story. Okay, so dito nagsisimula ang ating story. Samantala, patuloy ang pagbabanta ni Saulo na maipapatay ang mga alagad ng Panginoon. Lumapit siya sa pinakapunong pari ng mga Hudyo at humingi ng mga sulat para sa mga sinagoga sa Damasco upang madakip niya at madala sa Jerusalem ang sinumang lalaki o babae na matagpuan niyang roong kaanib sa daan ng Panginoon. Naglakbay si Saulo papuntang Damasco at nang siya'y malapit na sa lungsod, biglang kumislap sa paligid niya ang isang nakakasilaw na liwanag mula sa langit. Natumba siya sa lupa at narinig niya ang isang tinig na nagsasabi, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusik? Sino kayo, Panginoon? Tanong niya. Ako si Jesus, ang iyong inuusik, tugon ng tinig sa kanya. Tumayo ka at pumasok sa lungsod at do'y sasabihin sa iyo kung ano ang dapat mong gawin. Natigilan at hindi makapagsalita ang mga kasama ni Saulo nang marinig nila ang tinig ngunit wala naman silang makita ang nagsasalita. Tumayo si Saulo at pagmulat niya ay hindi siya makakita kaya siya inakay ng mga kasama niya at dinala sa Damasco. Hindi siya nakakita sa loob ng 3 araw at hindi rin siya kumain at uminom. Okay, so sino nga ba itong si Saulo? So si Saulo ay si Pablo. Saulo ang lumang pangalan ni Pablo o ni Paul. Dito kaya tagpo ng Diyos si Pablo. Habang papunta sa Damasco si Pablo para dakipin ang mga sumasamba kay Jesus, nagpakita si Jesus sa kanya sa pamamagitan ng napakaliwanag na ilaw at boses. Nang tawagin ni Jesus si Paul, tinanong niya kung sino ang nagsasalita. At sinabi ni Jesus na siya ay si Jesus na inuusig ni Paul. Nagtaka ang mga kasama ni Paul kasi wala silang makita, kundi naririnig lamang nila yung tinig. Ano ang ginawa sa kanya ni Jesus? Okay, tama. Tinanggal ng Diyos ang kanyang paningin. Ilang araw hindi kumain at uminom si Paul? Tama. 3 araw. Ano kaya plano ng Diyos kay Paul? So, bago natin yan malaman, word up. Okay, very good. Ako ay kayang gamitin ng Diyos. Okay, so pagpatuloy natin ang ating story. Sa Damasco ay may isang alagad na ang pangalay Ananias. Tinawag siya ng Panginoon sa pamamagitan ng isang pangitain. Ananias, ano po iyon, Panginoon? Sabi ni Ananias. Sinabi ng Panginoon, pumunta ka sa kalyang tinatawag na Tuwid sa bahay ni Judas at ipagtanong mo ang isang lalaking taga Tarso na ang pangalay Saulo. Siya ay nananalangin ngayon. Sa isang pangitain, nakita kanyang pumasok sa kinaroonan niya at pinatungan mo siya ng kamay upang siya ay makakitang muli. Sumagot si Ananias, Panginoon, marami na po ako nabalitaan tungkol sa taong ito at sa mga kasamaang ginawa niya sa inyong mga hinirang sa Jerusalem.
At naparito siya sa Damasco, taglayang kapangyarihan galing sa mga punong pari ng mga Hudyo, upang dakpin ang lahat ng tumawag sa iyong pangalan. Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, pumunta ka roon sapagkat siya'y pinili ko upang ipakilala ang aking pangalan sa mga hintil, sa mga hari at sa mga anak ng Israel. Ipapakita ko sa kanya ang lahat ng dapat niyang tiisin alang-alang sa akin. Okay, tandaan natin, iba ang Ananias sa story natin ngayon kaysa sa Ananias sa story natin last week, dahil yung Ananias sa story natin last week ay namatay na. Dito, minutusan ng Diyos si Ananias na puntahan si Paul sa Damasco upang maging instrumento ng Diyos para gumaling si Paul sa pagkabulag. Pero kilala ni Ananias si Paul at alam niya ang mga ginagawa ni Paul. Alam rin ni Ananias ang layunin ni Paul kung bakit siya pumunta ng Damasco. At yun ay para dakipin ang mga naniniwala kay Jesus. Maaaring natakot si Ananias dahil isa rin siya sa mga naniniwala kay Jesus. Pero sinabi sa kanya ng Diyos na puntahan pa rin niya si Paul. Bakit kaya? Okay, kasi gagamitin ng Diyos si Paul para ipalaganap ang magandang balita o ang gospel sa mga hintil at sa ibang tao. Ano kaya ang gagawin ni Ananias? Susunod kaya siya sa utos ng Diyos? O magtatago siya kay Paul? Okay, bago natin na malaman, word up. Okay, very good. Ako ay kayang gamitin ng Diyos. Okay, so dito magtatapos ang ating story. Pumunta nga si Ananias sa naturang bahay at pumasok dito. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay kay Saulo at sinabi niya, "Kapatid na Saulo, pinapunta ako rito ng Panginoong Jesus na nagpakita sa iyo sa daan nang ikaw ay pumunta rito. Isinugon niya ako upang muli kang makita at upang mapuspos ka ng Espiritu Santo. Noon di ay may nalaglag na tila mga kaliskis mula sa mata ni Saulo at nakita siyang muli. Tumayo siya at nagpabautismo. Kumain siya at nagbalik ang kanyang lakas." Okay, so dito nagtatapos ang ating story. Okay, si Ananias ay sumunod sa Diyos at pinuntahan niya si Paul. Kahit alam niya kung sino si Paul. Pinatong ni Ananias ang kanyang kamay kay Paul at gumaling ba si Paul? Opo, gumaling siya. So ano kaya matututunan natin sa story natin ngayon? Okay, una, kayang iligtas ng Diyos ang kahit sino. Sobrang makasalanan man na tao o hindi. Tulad nga ni Paul na pumapatay ng mga sumusunod kay Jesus, niligtas pa rin siya ng Diyos. Hindi tao ang rason kung bakit tayo maliligtas. Hindi tayo ang rason kung bakit tayo maliligtas. Tayo ay naliligtas lamang dahil sa pag-ibig ng Diyos at dahil sa Diyos lamang. Kahit sino ka man, kahit sobrang marumi at makasalanan ka, ikaw ay kayang iligtas ng Diyos. Pangalawa, kaya gamitin ng Diyos ang lahat ng tao kahit sila ay makasalanan. Sa buong Biblia, gumagamit ang Diyos ang mga makasalanan na tao kasi hindi makakagamit ng Diyos ng mga taong perpekto kasi wala namang ganun. Ang Diyos lang ang perpekto. Saka ang Diyos ay hindi nakatingin sa kung ano ang kaya nating gawin, kundi kung ano ang kayang gawin ng Diyos sa buhay natin o sa buhay nila. Okay, ginamit ng Diyos sina Abraham na nagsinungaling sa hari na kapatid niya lang daw si Sarah, kahit sa katotohanan ay si Sarah ay kanyang asawa. Si Jacob na sinungaling rin para makakuha ng mana. Si Moses na mainitin ng ulo. Si David na nangalunya. Si Jonah na tumakbo papalayo sa Diyos. At si Pedro na duwag at itinanggi niya na kailan niya si Jesus. Kahit makasalanan ng mga tao na ito, ginamit pa rin sila ng Diyos. Si Abraham ay naging ama ng lahat ng bayan. Sa lahi ni Jacob, nagmula ang 12 na tribo ng Israel. Si Moses ang ginamit ng Diyos upang mapalaya ang mga Israelita sa Ehipto. Si David ay ang tinaguriang ang lalaki na naghahabol sa puso ng Diyos. Si Jonah ay ginamit ng Diyos para marinig ng mga taga-Ninive ang magandang balita. At si Pedro na ginamit ng Diyos upang palakasin ang ibang mga kapatid pa sa Diyos. Kahit sobrang makasalanan nila, nagamit sila ng Diyos para sa kaluwalhatian ng Diyos. Ginamit sila ng Diyos upang mapalaganap ang plano at kalooban ng Diyos. Ginamit sila ng Diyos para makilala ang ibang tao kung sino nga ang Diyos. Kaya ikaw, tayo, kahit tayo ay makasalanan, kaya tayong gamitin ng Diyos para sa kanyang kaluwalhatian. Kaya tayong gamitin ng Diyos hindi dahil sa kung ano ang kaya nating gawin, kundi dahil kung ano ang kayang gawin ng Diyos
sa atin. Ang Diyos ay hindi nakatingin sa ating kakayanan. Kasi wala naman tayong kayang gawin ng tayo lang. Dahil tayo ay tao lang. Mag-pray at magbasa tayo ng Bible at humingi ng sa banal na espiritu ng gabay at kalakasan upang maging isang instrumento ng Diyos para gawin kung ano ang gusto niya. Sa lahat na ginamit ng Diyos sa Bible, merong isa na perpekto. At ito ay si Jesus, ang kanyang anak. Perpekto si Jesus dahil siya rin ay Diyos. Dahil kay Jesus naligtas ang sanlibutan. Dahil sa kamatayan ni Jesus, tayo ay namatay na rin sa ating mga kasalanan. Dahil sa muling pagkabuhay ni Jesus, tayo ay muling nabuhay sa Diyos. Tanggapin natin si Jesus sa ating buhay bilang ating Panginoon at tagapagligtas at magsisi tayo sa ating mga kasalanan. Ngayon, ialay natin ang buhay natin sa Diyos at magpagamit sa Kanya. Huwag mo tignan ang iyong kahinaan at karumihan. Tumingin lamang tayo sa Diyos na kayang gawin ang kahit ano sa ating buhay. So, ngayon may tanong ako sa inyo. Ikaw, magpapagamit ka ba sa Diyos? Ikaw lang makakasagot niyan. Okay, bago tayo magpatuloy sa ating verse for the day, ay meron, ano nga ulit ang word up natin? Sige nga, word up. Okay, very good. Ako ay kayang gamitin ng Diyos. Okay. Okay, so ang verse for the day natin ngayon ay makikita natin sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Ang sinasabi dito, kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip ito'y napaltanan ng bago. 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Okay, ulitin nga natin, sabayan niyo ako. 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip ito'y napalitanan ng bago. 2 Corinthians 5:17. Sa Bible, nagsimula si Paul na pumapatay ng mga nananampalataya kay Jesus. Pero nakausapin siya ni Jesus sa daan papuntang Damasco, nagbago ang kanyang buhay at ito ay dahil lamang sa galaw ng Diyos. Sa dating pumapatay ng mga naniniwala kay Jesus, ngayon ay isa na siya sa nag-share ng gospel sa iba't ibang bayan. At isinulat niya nga ang 13 na books sa bagong tipan. Dahil sa Diyos, nawala ang dating Paul. Siya ay bago na at ginagamit na siya ng Diyos ngayon. Ganun rin sa atin. Nang tanggapin natin si Jesus sa ating buhay, dapat wala na ang dating mga kasalanan na tayo. At dapat ang namumuhay na tayo ay ang nagsuko ng buhay kay Jesus na tayo. Mamuhay lang tayo sa kalooban ng Diyos. Mag-pray lagi, magbasa ng Bible, at ang Diyos na ang bahala sa atin. Okay? So ano nga ulit ang verse for the day natin ngayon? Sige nga, sabayan niyo ako. Game 1, 2, 3, go! 2 Corinthians chapter 5, verse 17. Kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip, ito'y napalitan na ng bago. 2 Corinthians chapter 5, verse 17. Bago tayo magtapos, word up. Okay, very good. Ako ay kayang gamitin ng Diyos. Yun lamang. See you next week. Magandang araw mga bata! Oras na para tayo gumawa ng ating crafts. Excited na ba ang gumuhit? Magupit at magdikit? Ayos! Ako rin excited na! Tara na at atin ang umpisahan ang ating crafts para sa araw nito. Pero bago yan mga bata, ihanda muna natin ang lahat ng ating gagamitin. Para sa araw na ito, kailangan natin ng bond paper, lapis, pambura, gunting, crayons, at marker o sign pen. Ayan mga bata, handa na lahat ng ating gagamitin. Tara, umpisa na natin ang ating crafts. Una, sa isang bond paper, gumuhit ng isang mukha ng lalaki na parang nakikita nyo sa video. Pwede nyo ito gayahin mga bata. Sunod naman mga bata, ay markahan ang ginuhit na mukha gamit ang kulay itim na ballpen o marker. Pagkatapos, burahin ang mga pinagbakatan ng lapis.
pagkatapos natin itong markahan, ay kulayan na natin ito. Gayahin niyo lamang ang kulay na ginamit na nasa video, mga bata. So, did you learn a lot today? Let's just thank God for everything that you learned today. Let's pray the closing prayer now. Okay, let's just close our eyes, bow down our heads, and let's pray. Father, Lord, we thank you for everything that we learned today, Lord God. Lord, may you bless the hearts of our teachers and our parents, Lord God, and our loved ones. May we be able to apply everything we've learned and also take care of us, Lord God, as we go on this new week in our lives. In Jesus' name we pray, Amen. Bye-bye!